Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng shopinus.com. Easy, secure, happy shopping! Maganda umaga, Pilipinas. Kayo po ay nakasubaybay pa rin sa Panahon TV. Sa puntong ito, alamin naman natin yung ating moonrise. Iyan po ay pagsapit ng 2:50 ng hapon, habang moonset naman natin 1:43 ng umaga. At nabanggit na rin natin yung moonrise at moonset. Ang tawag nga sa ating kasalukuyang lunar phase ay waxing gibbous moon. Kapag sinabing gibbous, nangangahulugan ito na mahigit sa kalahati ng day side ng buwan yung nakatatanggap ng liwanag mula sa araw. Ang terminong waxing naman ay nangangahulugan ng increasing kasabayan ng unti-unting pagdadagdag ng liwanag ng buwan. Ang ganitong phase naman ay nauulit every 29 days. Alamin naman natin ano kayang epekto nito sa ating mga tides. Courtesy of Namaya, along Manila Bay, pagsapit ng 7:20 ng umaga, inaasahan natin yung high tide, posible ang umabot sa 1.4 meters. Ito namang low tide, posible yan sa 0.22 meters, ganap na 3:10 ng hapon. At dahil na rin sa mga pag-ulan, silipin naman natin yung mga lagay ng dam dito sa atin sa Luzon. Kabilang sa ating mga binabantayan, itong bahagi ng Magat, Pantabangan at itong Angat Dam. Sa mga datos nga mula pa rin sa PAGASA, nagkaroon na nga 0.44 meters na pagtaas ng tubig dito yan sa Angat Dam, matatagpuan sa Bulacan at siyang nagsusupply ng tubig dito sa atin sa Metro Manila. Dulot ito ng mga pag-ulan na dulot pa rin noong habagat. Ito naman sa bahagi nitong Magat Dam sa Isabela, kabaliktaran yung nangyari. Nagkaroon ng pagbaba ng level ng tubig. Umabot yan sa 0.21 meters. Umakyat din naman ng 0.14 meters yung level ng tubig. Dito yan sa may Pantabangan Dam sa Maynueva, Ecija. At dito nga sa atin sa Quezon City, kabilang din sa ating mga binabantayang reservoir, itong La Mesa Dam. Sa kasagsagan nga ng pag-ulan, itinaas itong red alert sa La Mesa Dam matapos umabot sa 80.03 meters yung level ng tubig bandang alas 2:30 nitong Sabado. Nagpatuloy sa pagtaas yung level ng tubig na umabot na lamang sa halos 13 centimeters below critical overflow level. Dahilan naman para ilikas yung mga residente malapit sa Tolyahan River, Valenzuela, Malabon at Navotas na posibleng bahain sakaling magpakawala ng tubig ang nasabing dam. Patuloy naman nating binabantayan yung mga updates kaugnay nito. At sa kasagsagan pa rin ng mga pag-ulan, niyanig ng magnitude 5 na lindol itong Biliran, Leyte. Tumama ang tectonic na lindol sa lalim na 6 na kilometro lamang bandang alas 10 at naramdaman yan itong intensity 4 sa bahagi ng mga sumusunod na lugar. Kabilang dyan itong Leyte, Naval at Almeria sa Biliran. Intensity 4 naman itong naramdaman dito sa may Tolosa, Leyte. Intensity 3 dito sa may bahagi nitong Mandaue City, habang umabot naman sa intensity 2 itong naramdaman sa Cebu at Masbate City. At bukod nga sa mga pagbaha, kabilang sa mga sakuna na dapat nating paghandaan itong lindol. Kaya naman narito ang ilang paalala. Be safe habang may lindol. Manatiling kalmado at alerto. Kung nasa loob ng gusali, gawin ang duck, cover and hold sa isang matibay na mesa. Kung nasa labas, lumayo sa mga bagay na maaaring bumagsak o mahulog. Kung nasa sasakyan, mag-park sa ligtas na lugar at manatiling naka-seatbelt. Huwag tumawid sa mga tulay at overpass. Tandaan na ang kalmadong pag-iisip at kaalaman ang susi sa inyong kaligtasan.